Good afternoon, guys. It's me again. It's Stoneheart. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung gagawa ako ng wonton. So, ito yung ingredients. Meron akong minced pork. So, meron akong dry ham. Meron akong 3 tablespoon cornstarch. And, yan, wrapper. Wonton wrapper and choysam butter, choysam, hindi ko alam kung anong tawag dun, hindi ako kabisado. So, pinol ko siya sa water and then chinap ko siya ng ganyan. Tapos after ko chinap, piniga ko siya para yung tubig mawala kasi pag too much water ito and then mag-watery yung minced pork. So, sana natin guys! Tara! So, itong minced pork dito. So, ililipat ko siya ito para medyo mas makita niya. So, kunin ko yung spatula. So, una kong ginagawa, guys, is yung tongming spork ko. Ganyan ko lang siya, guys. Itong dry ham is chinap ko na siya, guys, para siyang maging minced din. Combine ko sa minced pork. Actually, mas prefer ko yung konti, medyo marami yung ham, dry ham sa minced pork pag gumagawa ako nito kasi masarap siya, guys, and yung taste at saka smell. So, ihalo, make sure lang po na ano, na maihalo-halo po sila ng mabuti. So, lalagay ko na po yung 3 tablespoon of cornstarch. Kaya ako nilalagyan ng cornstarch is para siya magdikit. And mas prefer kasi ni Amo na medyo marami yung cornstarch kasi mas para siyang juicy ba and malambot. So, ayan. Hinalo na ni Stoneheart. Halo ko na po itong gulay. Actually, guys, mas prefer ko magkamay kasi mas mahalo ko siya mabuti. Gugas na muna ako ulit. Tururut! So, maganda kasi pag ganitin ang kamay, guys, kasi naman na maihahalo ko lahat ng pork with gulay sa gulay. So, actually, favorite to nila. Araw-araw na yung alaga. Kahit araw-araw ganito. Pero ito kasi, hindi ito yung papadinner ko sa kanila. Kasi may iba akong mga lutuin. Pero ito kasi, gusto kong gawin para in case na pag Lunes hanggang Biyernes may makain yung alaga ako. Isa puro noodle, puro no, sa labas. At least ito is more healthy pa. Mas secure pa na malinis. So after that, this guys, ayan na, nahalo na po siya ng ganito. So lalagyan ko, guys, ng chicken broth. So nasa inyo, guys, kung gusto ng amo nyo na lagyan nyo ng cons ng chicken stocks, eh, up to you. Pero kung ayaw nila, basta depends kung ano yung gusto ng amo nyo. Usually, ganyan lang ako ilagay ko.
Actually, wala naman kasing problema sa amo ko ang gumamit. As long na hindi lang na sobra. Kasi pag paglagay mo ng sobra is hindi na siya okay. So, katamtaman lang ba? And so, okay na guys. Oh, di ba? So, umpisa na po natin mag wrap. So, itidy up ko lang 'to, ha, guys. Kasi dito ako mag-wrap din. Oh. Hugas na ako ng kamay ulit. So, ito, nalagyan ko ng tubig. Kasi pang babasa ko sa wrap. Meron ako nito. So, gasa ni Inday. Ayan na po si Inday. So, I need some cornstarch also here para hindi siya, alam mo yun, magdikit ba and hindi siya stick yung mga bawat wonton. So, isa na natin. Paalam lang ako dun sa matanda, guys. Dito guys, actually nilalagyan ko lang siya ng ayoko lagyan ng sobra kasi pangit siya tignan. And pag gumagawa ako, gusto ko yung medyo marami ng gulay kasi parang healthy na rin dun sa bata, makakain siya ng gulay. So ganyan lang guys. So dip ko yung daliri ko, don't worry, nagugas ako. Kailangan kasi ito. O minsan kung gusto nyo guys, is lagyan egg. Kuha kayo ng isang egg, batil nyo, tapos scramble nyo, and then pwede rin yun yung gawin nyo para magdikit. But me, I prefer water only lang. So, water is enough na lang para madikit. Pero kung gusto nyo ng egg, okay din po. It's up to you po. So, yung ganyan na siya. Parang magiging rectangle. So, gaganyan ko lang siya, guys. So, itong kabilang dulo, actually, maraming way ng wonton. So, ako kasi, dito na lang, ito na lang, alam ko naman yung ibang way, kaso lang, ito yung madali para sa akin kasi gumagawa ako nito. Kailangan ko madaliin kasi may matanda ako. Maya-maya magtawag. Just so, a little bit. Kasi gumagawa ako nito pag marami is like more than 2 hours. Kasi pahinto-hinto guys. And ngayon, tapos ko naman na maglinis. So, wala na akong isipin pang nilinisin. Kasi bago ako nagpaluto sa nagpakain sa kanila. Linis ko na. So,
So, ganito lang guys, paulit-ulit lang yan hanggang matapos lahat. And then, after ko lahat irarap to, ilalagay ko sa freezer para tumigas. And pag tumigas na siya, is ilalagay ko sa plastic. And i-stack ko lang dyan sa freezer para may madukot yung makain yung alaga ko. So, ayan lang guys. And depende na lang sa inyo yung iba-ibang style ng design ng paggawa nito. So, depende kung saan kayo comfortable. Kasi ako, ito yung comfortable sa akin. Ganyan lang guys. Paulit-ulit lang yung step. So, thank you for watching and sana magustuhan nyo. And please don't forget to subscribe and maraming salamat. See you again on my next vlog. Keep safe everyone and God bless. Bye-bye! So guys, ito na po yung nagawa kong wantan. Yan o guys, oh. Oh, yan na po siya ngayon. Tapos na po ako. Ito po yung second batch. Meron pa pong one tray. Nilagay ko na po dun sa freezer. So, pag matigas na yan, i-apalit ko naman po ito. So, yan guys. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.